Ayun naman kay Teddy Boy Finger. Dun sa mga nagsusulong ng revolutionary government, magtayo na lang kayo ng cheering squad at dun kayo tumayo sa harap ng Malacañang para alam na alam, nagsisip-sip kayo. Pakiramdaman niyo yung mga sinasabi, ha, mga statement. Mukhang papaiwas na sa nakaupo na dapat tumayo. Ito si Roque. Siya nagpapahamak sa presidente niya. Mga kaibigan, sipin mo yung sabihin ni Presidente Duterte na pinayuan siya ng doktor, wag uminom. Wala siyang binanggit kung kailan sinabi payo sa kanya. Ha? Pinayuan siya. Dahil kung hindi, patungo na raw siya sa first stage ng cancer. Akalain mo, ibisto ni Roque. Kunyari, pinagtatanggol, pero binibisto. Anong sabi niya? Matagal na niya yung pinayuhan siya. Kung matagal na, di hindi na stage 1 ito. Kaya hindi na natin siya napagkikikita. Mga kaibigan, di ba? Basahin ninyo ang statement na ni Loxin laban sa revolutionary government. Pinapahiya na sila, mga kaibigan. Di ba pro-China itong kupal na yan? Si Boy Finger, mga kaibigan. Pro-China yan eh. Kung saan si Duterte, dun yan eh. Di ba? Mga kaibigan. Ay bakit ngayon? Paiba-iba na. Yun lang paiba-iba na salita ni Presidente Duterte. Mentally, hindi ka na fit. Physically, edi lalo na sapagkat sa iyo mismo nanggaling yung pahayag na mayroong kang tama, di ba? Bali ba yung ganyang karamdaman, apektado utak mo eh. Apektado mga desisyon mo. Hindi pwede yun. Hindi kailangan yun ng taong bayan. Ang kailangan ng taong bayan, yung wasto ang pag-iisip, wasto rin ang kalusugan. Gusto mo maging dakila, di isalin mo na yung pwesto. Bakit gugustuhin mo pa na gumulo ang bansa mo, malagay pa sa panganib ang mga mamamayan at ang bansa natin? Wala ba kayong pagmamahal na natitira sa sarili ninyo, sa taong bayan? Ako, nagsususpect yan eh. Sa mga nakaraang panahon, di ba, malimit niyang sabihin eh, pag may kinagagalitan siya eh, hinahamon niya, tapos sasabihin niya, isama ko kayo sa impyerno eh. Baka yan ang gusto niya, isama niya ang Pilipinas sa impyerno, ang mga Pilipino, kung saan siya papunta. Mga kaibigan, salita ng mga taong hindi dapat nanggagaling sa isang presidente. Di ba? Hindi lumalabas yan sa bunganga ng isang presidente. Kaya dito, pag inisa-isa ko, pinagsabay ko rito, pag susunod-sunurin ko, speech ni Marcos, si Ninoy hindi naging presidente. Pero sabi ko nga sa inyo, ang inaangako kay Ninoy yun. At saka nagtaya rin siya. Buhay niya rin ang itinaya niya. Kaya dumating yung punto na malaki hinanakit niya sa mga tao. Nung namatay, sabi nila, hindi nag-iisa eh. Nung nakakulong, nag-iisa eh. Di ba? Ito naman, sabi ng tao, hindi ka nag-iisip. Si Nino, hindi nag-iisa. Ikaw naman, hindi nag-iisip. Mga kaibigan, aniisip kapakanan nila. Personal na to ah, itong ginagawa nila. Personal na pagpapahalaga na lang sa kanilang mga sarili. Pero sabi ko nga sa inyo,
Yan namang diktador yan, di pa na-perfect yan eh. Wala pang perfect niyan. Alam mo na ang ending niyan, di ba? May katapusan niyan. Kumbaga sa comics, wakasan niyan. Di ba, mga kaibigan? Oh, eh, ganun talaga eh. Pero kailangan maunawaan ninyo. Mga sign yun, sign. Mga palatandaan, yan. Kapag ang mga dignitaries, isa-isa nang nagko-korte si call kay kay Vice President Lenny Robredo, ibig sabihin, nandun ang garantya na hindi sila, hindi nila kikilalanin ang ibang paraan ng kung sakasakali man. Oh, ibig sabihin ng konstitusyon, kung hindi man matuluyan, kung hindi man matuloy itong mga binabalak nila at magkaroon tayo ng halalan sa 2022, konstitusyon pa rin. Yun. Ha? Dahil yun ang talagang nasa konstitusyon. Hindi mo pwedeng baguhin ang petsa niyan. Ha? Yan yun eh. Nakatadhana yan sa saligang batas natin. Kaya yun ang kikilalani nila. Kaya tumakbo man si Vice President Lenny Robredo, that is beside the point, mga kaibigan. Sabi nga sa inyo, yung expression na yun, expression ng pagkilala nila sa konstitusyon natin. At magsilbing babala sa sino mang nagbabalak, may mga maitim na balakin na labagin ang ating saligang batas. Ano pa ba itong ibang... Ito, sabi ni Loxin, basahin natin, ha? Ganito dapat ang pagbasa ng pag-analyze ng balita. Hindi ka pwedeng makapag-komentaryo ng gusto mo lang sabihin nang wala kang pinaghuhugutan, kamukha nung ginagawa ng mga gago. Pinagmumumura yung media. Yung pala gusto nila maging media sila. Hindi pwede sa media yan, kahit baliktarin mo mundo. Ngayon lang pwede yan. Hanggang dyan lang kayo. Di ba? Ay, hindi nyo ba na... Ito, minabasa ako. Oh, nag-aaway-away na. Ano ibig sabihin niyan? Yung artista, yung si Vivian Velez, at saka yung si Mocha, minumura niya. Binabanata na niya. Ha? Bakit? Meron na yung gusto nang gumawa niya ng graceful exit, mga kaibigan. Ha? Katulad nito, basahin natin ito si Loxin. Ano sabi ni Loxin? Magtayo na lang anya kayo. Ito'y sinasabi niya dun sa mga nagsusulong ng revolutionary government. Magtayo na lang kayo ng cheering squad. Ha? At pumalakpak kayo dun. Magpalakpakan kayo dun sa harap ng Malacañang sa halip na manawagan kayo ng revolutionary government. Ha? Yan ang payo ni Boy Pinger, mga kaibigan. Sabi niya, this is really unique in its insanity. Kakaibahan niya, anya ito sa ng kabaliwan eh. Ha? Oh, ito'y kilusan a seditious movement. Isipin mo yan, no? Mga nanunudyo, di ba? Para manatili ang government, ang gobyerno. Why would you do that? Why don't you just form a cheering squad? Bakit hindi na, bakit nyo gagawin niya na niya? Eh, ba't di nala kayo magtayo ng cheering squad? Tumayo kayo sa labas ng palasyo at palakpak kayo ng pumalakpak doon. Why would you form a movement that says, we like the government?
We like the government to stay. Yon. Oh, ba't ka raw magtatayo ng ganyang grupo? Ang nasa likod nitong lumabas, yung sinasabi natin tao, si Bobby Brillante, na nabigyan ng katiting lang na pwesto ito eh. Sa panahon ni Mrs. Cory Aquino, sa PCGG, fiscal agent, yung mga taga-imbestiga, na ipaidala ito sa bulletin, ay nagalit dyan si Don Emilio Yap. Sequestering yung kwan eh. Under sequestration noon yung bulletin eh. O, inireport siya, tanggal siya. Alam nyo na, mga kaibigan, to each, yan o, sa mga nanonood. Ang sabi pa ni Luxin, alam nyo ba kung sino si Brillante? Si Brillante ay half-brother Nino. Kaya yan na-appoint eh. Half-brother ni dating press-secretary ni Mrs. Aquino, yung unang-unang press-secretary. Si Buddy, hindi, sumunod kay Luxin pala ito na naging press-secretary. Una pala si Luxin. Tapos si Buddy Gomez ang pumalit dyan. Oh, yun ang half-brother niyan. Hindi, teka, huli yata si Buddy Gomez eh. Na naging press-secretary, huli na. Ang naging press-secretary ni Mrs. Aquino, Teddy Boy Luxin, tapos si Teddy rin, Chodoro Binigno. Ha? Veteran na newspaperman. Katapos, yun, si Buddy Gomez. Yan. Kapatid niya yun. Half-brother nito yun. Si Juan, si Bobby Brillante. However, sabi ni Luxin, if the movement goes to the extent of really trying to subvert the coming elections, then that's sedition. Oh, kung ang gusto raw nitong kilusang ito ay wag matuloy ang eleksyon. Ha? Oh, eh sabi niya, sedition yan. And that should be met with the full force of the law. Oh, mga kaibigan. Wait for the president to pick his candidate. Antayin daw nila na makapili ng kandidato. Siguradong matatalo. Ha? Pagkat di na tayo dapat pumayag na magpaloko. Sapagkat kung matuloy man ang eleksyon, yun ang pinaka last ano nila eh, last ditch effort nila magkaroon ng eleksyon. Kung itutuloy ang eleksyon, may kandidato sila. At gaya ng sinasabi na nga natin, mag-ingat na tayo sa mga kandidato. Bakit? Hindi lang isang kandidato gagawin yan. Ngayon. Ha? Kung sakaling matuloy. Maglalagay yan, magpipil dyan ng lihim nilang mga kandidato. Bakit? Napasubo na sila sa incheck. Kailangan may magtuloy ng simulain nilang maka-incheck. Ha? May magtuloy. Anong tawag doon? Yan yung sinasabi na Manchurian candidate. Halimbawa, ano indikasyon? May magpapanggap dyan eh, makabayan ako eh. Di tayo papayag. Pa-deport natin tong dalawa. Yan. Yan ang mga ano ha. Tapos, ilang araw, mamimigay ng tablet, gadget, sa mga teacher, tsaka mga estudyante. Mga kaibigan, nung tignan ko, pinokus na ganun yung camera. Huawei. Di China yun. Mga kaibigan, oh, talagang pinaglululoko tayo eh. Ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!
Magpapatuloy po tayo. Ito lang ha, sa Sabado na ho, ihahatid sa kanyang huling hantungan si Mayor Alfredo Lim, na hanggang ngayon po ay ang kanyang mga labi ay nasa Arlington Memorial Chapels. At sa Sabado po ng alas 7 ng umaga, magsisimula ng alisin na siya sa Arlington Memorial Chapels para idaan ang kanyang mga labi sa tanggapan ng MBI, Manila City Hall, Senate, at Manila Police District bago po siya ang misang gagawin sa Santo Niño Church sa Tondo, 11 a.m. bago po siya idiretso sa Manila North Cemetery. At ang Senado ho ay nagpalabas ng resolusyon para ho sa pagkilala sa mga nagawa ni Mayor Lim bilang alkalde, bilang senator, ano pa ba, secretary ng DILG at naging pulis, mga kaibigan. Senate Resolution Number 494, nagpapahayag ng pakikisimpatsa at pakikidalamhati sa pagpanaw ni dating senator, mayor, general, director, secretary Alfredo S. Lim. Mga kaibigan, sabi ni Soto, Tito Soto, Senate President, at Senator Pampilo Lacson, Francis Tolentino, si Lim ay nagsilbi sa mga mamamayang Pilipino nang merong hindi matatawarang dedikasyon, dangal at dignidad sa mahigit 6 na dekada sa iba't ibang tungkulin na kanyang hinawakan. Ito'y sponsored tong speech. Sabi ni Tolentino, si Lim ay nagsimula sa kanyang public service bilang pulis sa edad na 22 anyos at naging isa sa most decorated policemen sa ating bansa. Alam niyo si Lim, sa katotohanan, ang kaligayahan niya yung nasa pwesto siya para makapaglingkod. Hindi kamukha nung iba, ang kaligayahan magsamantala. Ito, sabi ni Tolentino, kanilang kinikilala yung mga ginawa ni Mayor Lim na paglilinis sa Maynila laban sa droga, prostitusyon at iba pang mga kriminalidad bilang pulis, kung saan ay nabansagan siyang Dirty Harry. Siya yung original niyan, mga kaibigan, Dirty Harry. Kinilala rin nila yung naging senador si Lim 2004 hanggang 2007 na nakapag-introduce o nakapaghain ng mga panukala na tutugon sa kapakanan ng mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap at sa bansa. Katulad anya ng pagbibigay ng libreng gamot, pagpapagamot sa mga mahihirap na pasyente, at protektahan ang kanilang pamilya at mga kamag-anak mula sa mga iba't ibang klase ng karamdaman at harassment ng mga hospital at mga funeral parlors. Mga kaibigan, alam niyo nung
tumakbo ulit si Mayor Lim nang yalang hindi pinalad. Ang isa sa payo ko nung kay Mayor Lim sa aming pagkukwentuhan, sana po, natatandaan ko ito eh, kung makabalik kayo, eh, kasi meron na kayong libreng paglilibing, libreng krematorium. Ha? Kaya ang tawag doon sa kanyang programa, From Womb to Tomb, libreng pagpapaanak. Ha? Yan naman, hindi naman mapapasubalian yan. Eh, alam nyo, sabi ko, Mayor, dapat to siguro magtayo din kayo ng mga pagbuburulan ng mga tao. Kasi mga kabaong marami, libre. Mga imported pa yun, ha? Yun eh, galing, donasyon yun ng mga iba't ibang bansa. Yung mga ataol. Papalitan mo lang yung, ano, yung loob nun, no? Ang gaganda. Mas magaganda sa mga kabaong dito, sa na locally made. Eh, sabi ko, yung pagbuburulan, importante rin ho. Dapat meron kayo niyan sa bawat distrito. Eh, ayaw mo niya kung makakabalik tayo, ganyan ang gagawin natin. Di ba, nabanggit ko nga sa inyo yung nagugunita natin yung mga kagandahang ng Pilipinas nung tayo'y bata pa na nami-miss natin, di ba? Mga nostalgic na alaala sa nakaraan. Halimbawa ho kako, nung malita ko, merong motor ko. Kasi dyan ako sa Baclaran. Sumasakay kami niyan magmula sa Baclaran, umiikot dyan sa Luneta. Yung motor ko, yung double kwan, deck. Yung itaas nung walang bubong eh. Oh, mga kaibigan. Kasi noong araw, maganda pa ang Manila Bay. Wala pang ano yan, wala pang reclamation yan. Oh, hanggang doon yan sa may papuntang airport. Ngayon eh, kung ano, umiikot yan ha, mura lang ang bayad, mabagal ang takbo nun eh. Oh, mabagal, hanggang Luneta, pagdating sa Luneta, iikot. Babalik ka na naman, round trip. Maganda ho ka ako yan sa mga turismo ng Maynila. Kahit yan eh, magawa natin, magmula, maibalik yan, magmula sa Vito Cruz, Ros Boulevard, hanggang Luneta, pabalik. Eh sabi ni Mayor Lim eh, hindi pa yon. Gagawa tayo ng mga sasakyan na libre, mga bus. Ha? Doon sa mga major thoroughfares. Oh, para ang mga estudyante, mga kwan, na dito nakatira sa lungsod na Maynila, meron sila masasakyan. Libre na kung malayo ang pinag-eskwela nila. Balak niya nga noon magkaroon ng annex yung Universidad de Manila. Magkaroon sa bawat distrito, kamukha nung ospital na ginawa niya na bawat distrito merong ospital. Ito naman, yung eskwela, sabi niya dapat maglagay ako niyan doon sa ano, sa Tundo. Oh, nandoon sa Miwan Luna. Annex yan. Yung mga nakatira doon na nag-aaral sa Universidad de Manila, hindi na sila mangangailangan ng pamasahe para makapasok. Libre na nga yung eskwela. Eh, siyempre, problema pa rin ng magulang yung pamasahe. Eh, para hindi na sila mamumroblema yung magulang. Lalagyan natin ang eskwelahan niya ng nandun na yung universidad, ilalapit natin sa mga distrito. Yun ang plano eh, ni Mayor Lim eh, tsaka yung housing project na condominium type na apat na palapag. Ha? Gagawa siya niyan. Yun ang pinaka, ano eh, gusto pa niyang ano eh, maibigay yun eh. Magawa yun sa kanyang, eh, dangan nga lamang at hindi po pinalad na makabalik sa pwesto si Mayor Lim. Lahat naman nagawa na niya eh. Kung walang ospital ngayon, saan tatakbo yung mga tao? Especially ngayon na meron tayong pandemya, di ba?
Hanggang hindi nasasara yung mga transport prostitution na yan, hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ang sarili ko, sampung kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain dahil hindi kami kain pagkain kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a prominent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as a, we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Ah, marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre, tatrabawin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga na yan, bintang na yan, ay totoo rin eh. Ano, dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami, natatakot din eh. Pare-pareho lang tayong tao eh. Eh, dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Nasser Marapaw, Philip Salvador. Oh, yun Philip Salvador ito. Si Mel Brown, Mar Mangalos, Lansangan, Norma Samson ng Bataan, ha, sa Balanga City, Ompo Bermudez, Jocelyn Dimahiba, o Dimajiva, paano ba yun? Hugo P. Dictado, Marciane Bolante, ayan, Evangelito Dalangin, Alexian Saint Alexius, Retirba Inventado Jerry, Reynaldo Galang, si Eden Katindig Kiocho, Robert Yap, Jess Guevara, Linda Corleto, nabanggit na natin to, di ba? Sa New York yata si Linda. Oh, si
Valverde Alan, Judith Laurel Nishikawa, Homer Vicente Yusi, and Willy Gaila. Martignano Santiago, D. Michel, Job Agabe, ayan. Alexander Lagitao Taghap, and Alex Darang, Bienvenido Cruz San Mateo ng Winnipeg, Manitoba, Canada, Christopher Katkanyalita, Nick Ignacio, Jomari Maloloy On, Victor Dalit, Irene Sean Austin, nating katropa, isang artist, Chito Manalo, kasama natin sa Japan, banda po ito, musician. Lyle, ayan. Violeta Calma Bandian, ang kaibigan natin, singer-songwriter, Charlie Fry, si Incha Pineda ng Tondo, Grace Padilla, De Los Reyes ng Padilla Clan, ha? Louis Reyes Panganiban, Edgar Donato Mabasa, Placido Corbito, Joel De La Cruz, Jerry Lim, nakatropa natin sa LA, at si Oscar De Jesus, mga kaibigan, Radex Gonzales, Oscar Villarus, Kagawa de Llena Ilesar Calunsag, at dating chairman Boy Calunsag ng Santa Mesa, Belinda Hinete, Philip Glenn Araw, Marisa Feroline, Nelson Beblanyas, at wala na po tayong oras. Ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Epimbako Then sing the third. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pa iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan.